kasalukuyan tayo nandito sa BGC at gagawin, gaganda ng tao dito. Tangan, hindi ako nababagay dito eh. Pinakamalayong napuntahan ko na, farmer's market ko ba? Tangin ang lugar to. Wala kang makikitang asong tumatay sa kalye. Wala kang makikitang addict na tricycle driver. Feeling ko, pag naglapag ako ng isang bundle ng pera dito sa gitna, walang papansin eh. Sa amin, pag may mga tindahan ng mga sasakyan, swerte na kung makakita ka ng ano, Honda, ganyan. Musa, makikita mo, motor trade eh. Puta, dito Porsche. Ayun, nakita nyo ba yun? Porsche yan, men. Siguro meron dyan minsan, no? Ay, parang gusto kong bumili ng Porsche. Tapos napadaan lang, ay, ito, gusto ko to. Tapos bibili niya, kasi kaya niya. Pare, kahit dahon dito, ang lupet, oh. Mukha nang lanta, pero mukha pa rin social. Saan ka nakakita, no? Di ba? Oy! Hello, 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 hello! Kamusta, 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 kamusta? Oh, saan tayo? Nandito tayo sa Wagyu Studio. Tricolor tartar, toro, cheesy gyoza, tebasaki. Ay, basahin nyo na lang. Mas ang kasama ko ngayon ay, syempre, si Papi Al and si Mama Angela. Maraming salamat sa pag-invite. Maraming salamat talaga si Rai. Ako parin, naaaya lang ako. Mabait. Salamat, salamat. Lupit, mas mabait kayo, parin. Lupit. Naaaya lang ako dati. Saan eh? Pare, si Retiro ngayon. Pare. Wagyu Studio na. Man, nangyari sa buhay ko. Alright, so this will be part of your dinner tonight. Right here, we have our Wagyu ribeye. And then right here, we have our Wagyu tenderloin. And of course, with all your dishes over there, you'll have some accompaniments. Some of which should be uni, and of course, our caviar. Parang hindi ko pa nakahanda yung katawan lupa ko para sa karanasan na yun. Laman top silaw. The Wagyu rib eye and the Wagyu tenderloin. Yes, toro. Toro? Oh. Toro, oh my god. Just arrived from Japan. Oh. Wow, are you nice. From Japan? Yes. Pare, yan laman ng rep na yan. Tangina, hindi ko yung kikitain habang buhay kahit magtrabaho ako. What's that green thing? Is that wasabi? Actually, no. It does look like it. It is a sort of like a yuzu paste. Yuzu paste, okay. Yeah, so it gives it more of a citrus flavor just to cut through all the marbling of all that. Okay, okay. Grabe. Wala ba silang top silog dito? Meron tayo na anak dito, pare. Salamat, salamat. Nanonood ka, nanonood ka. Ay, salamat, salamat, salamat. Na-recognize tayo, pare. Kaya hindi tayo lumalabas ng bahay. Pare, hindi ako makapagsalita dito, pare. Feeling ko pag nagtagalo ako, mamamatay ako. Pare, kami lang tao dito. Pare, tinamo. Oh, kami lang talaga tao dito, men. Walang iba. Ano po, pinasara? Ano tira mo yung kisame nila, pare? I mean, pag sa ibang bahay mo nakita yan, pangit yan. Pero pag dito, parang, wow, art. Gago, men, pati beer nila dito, ibang klase. Tinanong ako ni Alf, oh, ano gusto mong beer? Sabi ko, Red Horse. Putang, ano, wala silang Red Horse dito. Gago. Wala silang pale dito, gago. Tanong pala ako. Ano po itong dalawang to? Alright, so, right here, we have our very own Wagyu Sco. Wagyu Sco, okay. Yeah, so it's our play on Tabasco. Ah! The difference is, this is a little bit more umami. Okay. So it's less tangy than the normal Tabasco. Okay. So it goes very well with our Wagyu. Okay, okay. So right here, the red one, we have our more spicy one. And over here is the yellow one, which has more yuzu. Yuzu. So it's a bit citrusy. More citrusy. Okay. Yeah. For me personally, I would like this one. Okay. It goes very well with a lot of things. Okay, okay, okay. But yeah, it's up to you. This will go very well with our gyoza. Gyoza, gyoza. So you can try it out. Hopefully, you like it. No? Salamat, salamat. Amoy ano? Tama nga siya, amoy citrus pero unfamiliar. Ang galing. Bango. Sana ganito na lang lagi amoy ko. Makakuha tayo ninang niyan pag ganyan amoy na. Ayun na yung Batangas beef namin na galing Tagaytay. Gago! Tanga, nakita mo yun, man. Andun yung control niya sa taas, I think. Shit, amazing, amazing. Out of all the kitchens I've heard of, parang dalawa pa na yung relationship. May ganyan, Josper Grillo. Oh.
galing, ang galing. Amazing. I-search ko nga yun. Ngayon ko nang nakalaman niya. Totoo na. Magkano yung Joe's Burger? 1 million? More or less? At least. At least 1 million, gago. Ako, pag nag-grill sa bahay, hollow blocks lang. So, tissue nila, itim. Tapos, pare, yung chopsticks nila, nakakahon. Pare. Nasaan nakakita ng chopsticks na nakakahon? Individual yan, pare. Isang set lang yan. Manipis magkabila, so pwedeng gamitin both sides? Talaga? Galing ha? Ang galing! Ang galing! Pare, I think siya yung may-ari, pare. Ang bait niya, ang bait niya. So very knowledgeable dun sa mga product niya. Pogi, gag. Mwah. So ang first course natin ay tricolor tartar. Ginagawa na yung tricolor tartar natin. I think. Yes. Here you go. Nice, pare. Batangas beef. Tapos, merong ano ba yan? So, may wrapper. Tapos, may alige. Tapos, may ano? May bihod. Bihod. Subo? Saan subo? Kakamayin ko. Ay, ang galing ah. Firm siya. Akala ko malambot. Gago kinikilabutan ako, pare. Gago kinikilabutan ako din ang ano. Huwag kayo iiyak! Hindi mo alam na meron pa ng ganong klaseng texture na nag-e-exist? Alam mo yun? Gago! This is our turtle. So it's our fatty tuna. Okay. To keep in line with our fatty beef as well, we try to go with our fattiest tuna as well. So outside, we torched it just for a little smoky flavor. Mm-hmm. And then the green dots that you see on top are yuzu paste. Yuzu paste. Yeah, yuzu paste. Just for a little citrus flavor, just to cut through all the fat from the tuna. And then underneath is our onion dressing. Hindi, alam mo yung na-expect yung fatty? Fat ng local fish, alam mo yun? Parang siya ng bangus? Hindi siya ganun, man. Yung century tuna ko po, hilaw. Toro with yuzu paste and ano yun? Onion dressing. Toyo calamansi. Wala bang toyo calamansi dito? Gago, pangalawa pa lang yun, pare. Hindi ko alam saan pa ako dadali nito, putang ina. Gago, tumapon si Dark Sister. We are Wagyu Studio. Of course, we have Wagyu inside. Okay. So in turn, it makes our gyoza a bit more sweet, no? A bit more juicy. Uh-huh. And, but also, we just wanted to go over the top and add a little cheese. And just be careful, it's very hot. Parang kakaiba yung hugis na siomay nila dito. Kanina one bite, try natin agad eh. Parang dito ko lang makakita niyan. Siomay, laman, wagyu. Kaso walang crispy garlic eh. Amazing. Kanina tinatanong niyo, ito yung Q. Ayan yung Q. Yeah. We just hammered down our cucumbers. Okay. Just so that it looked like that, just for a little texture. Uh-huh. Then we tossed some like the sesame dressing. Uh-huh. And then sprinkled a little Korean chili salt. Korean chili. Okay. So ito ay pipino lang na may dressing. Pero palate cleanser daw to. Ganun. Alam mo yung next week, medyo maasim siya. Hindi pala. Parang ganito eh. Ang alat niya without being too salty. Ang weird, ang hindi ko maipaliwanag eh. So this is our teppanyaki. The reason why we pick the bone now is so that you can have everything in one bite and all the chicken juices accumulate in that one bite. Ano nagkakaroon ng ganong lasa? Alam mo yun? Huwag kayo iiyak! Ano pa lang nangyari? Ano? Sobrang layo nito sa 199 Only Wings nyo, gago. Ito yun eh. Alam mo, yan. Yan. Yung ganyang kulay. Bakit po ganyan yung manok ko? Bakit pula, ganyan yung manok ko? May pula, ganyan. Pero... Luto naman siya eh. Luto siya. Definitely luto siya. Pero... Ang pangyayari naman kasi yun.
Ito ba, i-complain mo ba, ibabalik ko ba sa hilaw? Eh, dito hilaw eh. Simple lang ito, pritong manok lang to, pero... juicy eh. Paano nagkakaroon ng ganun lasa yung pagkain? Siguro, it's the natural taste of the chicken. Tapos, ano yun, ang dami na kasi natin nilalagay ngayon eh. So, this is your next dish. This is our cured Kobe. Cured Kobe. Yes, so basically we cured this for about a week or so, and then we sous-vide it, cooked it in a water bath for about 10 hours. Wow. And then the sauce that you have here is our ponzu jelly and some chopped leaves. Okay, okay. So basically, ito ang tunay na Wagyu. Kasi ang method ng pagpapalaki ng Wagyu ay dinevelop sa Kobe, Japan. Cured daw siya and sinuvid for 10 hours. Meron siyang ponzu jelly. Nagubahad lang sa isda. Oo, then meron siyang ano, texture ng isda. Parang ano, tuna. Di ba? Parang siyang kumakain ka ng ano pa. Parang ham. Tapos, parang ham na corn beef. Tapos meron, for some reason, parang it reminds me yung texture. Parang isda. Feeling ko hindi ko deserve yung gantong klaseng karanasan eh. Alam mo yun? Ano, mamamatay na ba ako bukas, pare? Ano? Pare, eto na siguro ang pinakamahal na sandwich na ka. Pare, may ginto. Lago nilalagay ng ginto yung sandwich namin, pare. Lago, pare, eto na ang pinakamahal na sandwich na kakainin ko buong buhay ko. Pare, sandwich yan, pare. Ha? Sandwich yan. Spam yan, tsaka gardenia. Ha? Tapos may palara. Nakakain ka na ba ng ginto? Hmm? Dago, bakit walang resistance yung karne? Nga pa no? Oo. Tignan mo yung sandwich. Ang bad yung masarap. Sarap. Anong sarap? Anong buti. Dago, tinitingnan mo siya as karne. Solid na karne. Meron ko ng expectations pagkagat mo sa kanya. Dago, pero pagkagat mo, zero resistance. Alam mo yun? Kasi masasabit sa ngipin mo. Akala mo, kakagatin mo, akala mo, may fibers sa matulog. Pero wala, pare. Ako, parang kang kumagat sa ano? Spam. Parang kang kumagat sa spam, basically. Gago, lapitan natin yun, men. Lapitan natin to. Okay lang, okay lang. Men. Men, ibang klase yan, gago. Holy shit. Gago, pare. Ano yan? Pare, ang sarap ng tapsilog dito. Try natin dito sa soy sauce nila. Sarap ng peppercorn na to. Grabe. Pare, best food experience of my life. Ipura na, grabe. Pare, ba't orange yung sagot? Kuya, ba't orange yung sagot? Hindi. Kuya, less arnibal ako ha. Bago kakain tayo, mag-uulam tayo ng Dragon Ball sa kanin. Pare. Walang ba't ako nandito? Mamatay na ako bukas. This is our Ikuro Gohan. Ikuro Gohan. So basically, just cooked our rice and some ginger beef broth. Okay. And then topped it off with some ikura or some ikura. Okay. Ang ganyan, ito pre. Actually, ito lumayan kami ng Friday. Ano ko wala mo? Ano nga nagawa yun, man? Ayan, Wagyu Consomme. Libre sa baw, pare. Pinagkuluan ng Wagyu, man. Ang flavorful niya without being salty, pare. Gagong sarap ng sabaw, man. Mas masarap kay Elmer, gago. Gago! Turkey gelato. Yeah. Ice cream with bagoong. Ice cream with bagoong. Pa natin may ice cream, tapos may wagyu, tapos may pepper. Wagyu jerky. Tawang yun, ang gagawin, ang lupit na yun. Galing, no? Hindi, alam mo yun,
pag sinabi nung sinabi nilang wagyu turkey, I thought na ice cream na may karne. Pero the way it works. Salamat. Thank you. Salamat. Ito putang ina, ba't umababa yun? Gago. Paano to? Paano ko ihihiyangat ko ba? Ito putang ina mo? Hindi ko pa hinahawakan eh. Ha? O ba't may ilaw yan para makita ko yung tae ko? Ganun. Okay. Tapos na ako umihi. Siguro naman. Bababa ko to. Ang inan tong CR na to. Baka singilin ako na ito. Hi. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa experience at all that. Men, ibang klase. Sarap ba yung Batangas beef? Ang sarap nung ano, tap silog nila. Tap silog. Kaso medyo hilaw. Puta yun. Kaya ganun yung tap silog nila, medyo hilaw. Pero disappointed ako eh, dapat may nor. Dapat may gravy. May gravy, may ketchup. Tsaka po ng carrots, tsaka mais, tsaka green tea. Banana ketchup. Banana ketchup, oh, walang ganun. Gara. Medyo talo, tas hindi pwede mang extra sabaw. Ngayon, itong inong yung bawal extra sabaw ang puta. Kala ko nga only rice eh. Pwede na ako mamatay bukas. So kung meron takers dyan, punta kayo sa bahay, patayin niya na ako. Malabon? Okay. Luna naman, palagi nakasunod eh. Ay, ang Luna. Luna. Luna, kung muna magulo, pupunta ako kay mama. Magulo ka, magulo. Mama. Grabe yung kinain namin. Talaga? Ang tindi.